pa bumabangon. Gaya ng puno, hindi bumapalag. Hey there, Nocturnes. Welcome back to Nocturnal Sage. At ang pag-uusapan nating zodiac sign ngayon ay si Gemini. Gemini ka kung ipinanganak ka from May 21 to June 20. At yung nire-represent mo ay ang twins o ang magkakambal. At yung element mo ay ang air. Yan. Kagaya yung Libra at yung si Aquarius. Okay, punta na tayo sa kwento ni Gemini. Paano ba siya naging Gemini, naging constellation? Nagsisimula ang kwento sa magkakambal na ang pangangapangalan ay sina Castor at Pollux. Ang magkakambal na ito, iisa yung nanay, na ang pangalan ay Lida. Okay, si Lida ay isang, well, tao, no? Na asawa ng isa sa mga tatay ng magkakambal. No? So, yung magkakambal na ito, isa yung nanay nila, pero magkakaiba ng tatay. Yung tatay ni Castor ay si Tyndareus. Si Tyndareus ay isa sa mga naging hari ng Sparta. At yun yung asawa ni Lida. Si Pollux, yung kanyang tatay ay si Zeus. Yung parang leader ng mga god. Kaya si Castor ay isang tao na mamatay. Si Pollux, dahil anak siya ng Diyos, malamang immortal siya. Yung makakambal na ito, di lang sila gwapo eh. Talagang adventurous sila sa kakahanga-hanga during their time on Earth. Si Castor ay isang magaling na horseman. Si Pollux, parang Hercules, malakas. Isa sa mga naging adventures nila ay yung pagkiklaim ng Golden Fleece. Yung parang balahibo nung sheep. Naging Argonaut sila. Yung, pag sinabi natin Argonaut, yun yung mga tumulong sa pagkiklaim ng Golden Fleece. Dito na nagsimula yung si Gemini. Dahil nga tao si Castor, namatay. Kaya nalungkot si Pollux. Humingi na tulong si Pollux kay Zeus sa kung paano niya makakasama ulit yung kanyang kakambal. Eh, matagal naman sila nagsama eh. Oh, may solution si Zeus. Imbis na patayin din si Pollux, ginawa na lang din niyang immortal ang kanyang kambal. Kaya pareho silang inakyat, ginawang constellation na ang tinatawag ay Gemini. So yun, nakita niyo yung bromantic love story ng Gemini, diba? Nung mga kakambal. Kaya tungo na tayo dun sa katangiin ng isang Gemini man. Based sa kwento. Unang-unang trait na isang Gemini man ay mahilig kang magkwento. Kasi tingnan mo yung twins, di ba? May kausap parati dahil magkakasama parati. At dahil air sign ka, mahilig ka sa socialization, sa party, sa conversation. You're one of the life of the party with Aries. Ikaw naman, nagdadala ka ng humor, ng napakawiti mo. Kasi air sign ka, magaling kang mag-isip eh. O marami kang na-share na chismis, na chika. Kahit lalaking kang tao, well, does it matter kung lalaki o babae ka? Pero kung Gemini ka, yun yung isa sa strongest point mo. Hindi ka nauubusan ng mga ikakwento sa mga kaibigan mo, sa kahit nga hindi mo kakilala eh, napakagaling mo mag-start ng conversation. Kaya dahil nga ganun yung trait mo, mutable sign ka pa, no? Pag sinabi natin mutable, magaling kang maka-adapt sa kahit anong surrounding. I think kahit magja-job hopping ka, no? Magaling ka lumipat from one company to another or from one school to another, madali ka maka-blend. Yun yung sa mga strength mo, Gemini, magaling kang makisama. Bukod sa pagiging madaldal, pagiging life of the party mo, magaling kang tumingin sa mga issue from different perspectives. Hindi lang iisa yung point of view mo. Magaling ka rin ilagay yung sarili mo sa posisyon ng iba. Parang Libra. Though si Libra kasi indecisive, di matagal bago siya mag-desisyon. Ikaw naman. Kung si Libra ganun, indecisive, ikaw palipat-lipat ng sides. Diyan siguro tayo magkakaroon ng problema, Gemini man. Kasi dahil nga air sign ka, madali kang maka-adapt. So, may tendency ka siguro na kung nasa isang relationship ka, sorry ha, sorry sa word, pero may tendency ka mag 2-time or 3-time or multiple time. Yan. Marami ka pwede maging partner. Kaya kung papasok ka sa isang promiscuous relationship, eh, doon ka na sa pumapayag sa polygamy, yung pagkakaroon ng maraming asawa. Yun lang yung payo ko sa'yo, para wala kang masaktan. Hindi ka lang basta madaldal eh. May depth ka rin, may substance yung mga sinasabi mo. Para kang si, naalala kong may isang Roman God na siya yung messenger God. Magta-tribe ka sa mga social media work. Siguro ikaw, Gemini man, palagay ko, panay ano ka, TikTok, panay Instagram,
panaykwento ng buhay mo sa iba. At pag nagsasalita ka, pag if it's your turn to speak on stage, lahat nakikinig. Ang hirap na hindi makinig sa'yo, Gemini man. Magaling ka mag-date yun. So, asahan mo, marami kang, sa tingin ko lang ha, depende din sa ascendant mo. Depende sa planets na meron ka sa 7th house or sa 5th house. Yeah, 5th house, okay, sa 5th house. Tingnan mo lang yung planets mo doon. Pero palagay ko as a Gemini, marami ka makakadate sa buhay mo. Sorry, wala ako masyadong, ilang talaga alam ko sa Gemini. Kasi minsan lang ako magkaroon ng Gemini friends. Pero yung base sa nakilala ko, yung madadal lang talaga sila. Saka yung humor, benta parati. Then, very intelligent. Marami silang, yung madali nila ma-explain yung mga concept. Kaya pwede mo silang maging study partner. No? Kasi dyan, di ka pa. So, nagustuhan mo ba yung reading ko? Bagamat maikli, i-comment mo lang sa baba kung ano yung mga traits ng Gemini na hindi ko pa nabanggit pero alam mo meron sila. Mas lalo na ako Gemini ka eh. At kung nagustuhan mo yung video na ito, i-thumbs up mo naman. I-share mo sa mga nais makaitindi pa ng pag-uugali ng Gemini. Ilang sa isa lang natitira, okay, magsisimula naman ako ng panibago series. So, until the next episode, panatilihin ang iyong tigas. Nadadapa bumabang gaya ng puno, hindi pumapalag. Kahit gaano palakas ang bagyo, panatilihin.